po sa una sa Panginoong Hesus, pangalawa sa ating mga magiliw na manonood at sa mga sumusubaybay, mga kaibigan, ka-churchmate, kakilala, ka-brad, ka-sis, kamag-anak. Samahan niyo po kami sa isa na naman pong couples edition ng ating church na God of Truth Church. Bati ka, kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating tagasubay sa God of Truth Christian Church. Ito pong God of Truth ay ang layunin po ay maging makapaghatid po ng mensahe na nanggagaling po sa Panginoon. At makapaghatid po ng mga salita na makapagpapalago ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya sa mga oras na ito ay huwag po kayong manghihinayang na mag-ubos ng oras at panahon dahil maglaan. Dahil napaka-importante po na tayo ay kakapakinig. Amen. Ng salita ng Diyos at na itataas po natin ang Panginoon. Amen. Samahan niyo po kami, sabayan niyo po kami ating papurihan ng Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Akapela na lang po, ano mga kapatid? Sige, 2, 3. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. Pray muna tayo. Samahan niyo po kami, mga kapatid, at ating munang pasalamatan, papurihan ng Panginoong Jesus. Sandali pong manalangin. Panginoon, tunay nga po na kayo po ay napakabuti. Amen. Tunay nga po na kayo po ay makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng lahat. Panginoon, sa gabing ito ay nagpapasalamat po kami sa inyo dahil binibigyan nyo kami ng mga pagkakataong ganito, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa inyo at makapagbahagi ng inyong mga salita. Amen. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay bihira po ang nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Amen. Dahil napakapalad po namin, dahil nakakabuka pa po ang aming mga bibig para magsalita at maghatid ng inyong mga mabubuting salita, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, sa maghapong ito, sa inyong ibinibigay ng mga kalakasan sa amin, pagpapala. Hindi nyo kami pinagkukulang sa maghapong, Panginoon. Pag-iingat, Panginoon, sa maghapong ito. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga tao na inyong ginagamit na para po magturi-turi ito, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang
humihipo sa kanila at kumikilos sa kanilang mga buhay, Yes, Lord. maging sa pamilya po ni Pastor Ronald, Pastor Ed, sa pamilya po ni Sister, Sister Lisa. Nandito po kami ngayon sa kanilang bahay, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami na binigyan niya po kami ng pagkakataong makarating dito sa kanila at dito po kami nagdadaos ng paglalive. Salamat po sa kanilang mga buhay. Maging kay Derek, Panginoon, Yes, Lord. na patuloy niyong ginagamit sa inyong gawain na parang maging gabay namin, Panginoon, dahil kami po ay hindi pa namin alam kung paano mag ng ano ng mga gantong sitwasyon. Salamat po sa kanyang buhay dahil kahit po siya ay pagod, Panginoon, ay nag-uubos po siya ng panahon. Pagpalain niyo po ang batang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng manonood at taga-subaybay na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magbigay ng lakas at oras at panahon ang mga manonood na ito at pagpalain po sila lahat. Maraming maraming salamat po at muli po namin, Panginoon, ay binabalik sa lahat po at karangalan. Peace po, Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang ating pong topic ay part 2 lamang po ng ang taong matuwid at masama, ang matalino at ang mangmang. Ang ating pong chapter ay sa 11 na po. Sundan niyo po kami at samahan sa chapter 11 verse 17 po. Ito po ang sabi sa salita ng Panginoon. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit pawang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Maganda tong anong to, kapatid, ano? Totoo nga yan, kapatid, kasi alam mo, nakita mo naman sa narinigaman po natin sa binasa ni kapatid Narisa, ang mabuti raw po ay nag-aani ng nag-iimpok ng kabutihan. Ibig sabihin po, ang mabuti po ay lahat po ng iniimpok niya sa kanyang kapwa ay maganda. Maganda ang idinudulot sa Panginoon at sa kapwa. Sa Panginoon at sa kapwa. Para lang pong ano eh, para lang pong isang nagtatanim yan na ang isa pong nagtatanim kasi ay bakit ka magtatanim ng isang halaman sa isang mabatong lugar? Hindi po makakalago ng maayos yun. Kailangan magtanim sa... Kailangan po magtanim po tayo sa magandang lupa para maganda po ang kanyang pagkaka tayo, maganda ang kanyang bunga, maganda ang lalabasan. Ganun din po sa masama. Ang masama daw po ay hinagaani ng mabuti. Hinawasak ng marahas ang sarili niyang bunga. Ibig po sabihin, parang kung wala po tayo talaga sa Panginoon o ang buhay natin ay hindi natin isasubmit, isusurrender sa Panginoon, ay talagang wala pong magandang direksyon ng isang tao. So, kaya lagi siyang sa karahasan, sa kapahamakan o anumang gulo. Kaya ang kanyang buhay ay talagang maituturing na pariwara o wala sa ayos. Marami pong ganito sa ngayon, lalo't mga tao na talagang ang dinodyos nila ay ang kanilang mga sarili. Kaya malaking bagay po na tayo mga kapatid ay mga giliw na manonood ay talagang ang buhay natin ay iniaalay natin o nagtatanim tayo ng kabutihan na sa ganun ay umani din tayo ng kabutihan. Totoo yun, sis. Kasi alam mo, sabi nga, pag ang isip mo ay wala sa Diyos, ang isip mo ay hindi ang Diyos ang nagahari sa isip mo, sa buhay mo. Lahat ng desisyon mo ay magiging marahas.
at Hindi ka lumilibre. wala ka magiging tamang desisyon, kundi bahala na kung ano hanggang sa humantong ka sa marahas na paraan. Tama po yung sinasabi niya na ni Teresa na kung hindi po tayo magpapasakop sa Panginoon, lahat po ng desisyon natin ay magiging mali po. Kaya nga po kailangan lahat po ng mga desisyon natin ay sinasangguni po natin sa Panginoon kung kalugod-lugod po sa Kanya, Amen. para hindi po tayo mapahamak. Totoo naman po yun. Pag nagdesisyon po tayo, sangguni muna po natin sa Panginoon. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin alam kung tama yung nagiging ano natin. Parang feeling kasi natin lagi tayong tama. So, sa sarili hindi mo, kagaya, tama. Hindi kagaya nung may gabay ng Panginoon, mapag-iisipan, mapagpaplanuhan, iintayin mo yung sign ni Lord na, sige anak, gawin mo yan. Kaya, ano, ito pa po yung isang, ano natin, isang verse na, anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan. Ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Ang ganda ng mga sinasabi dito, ano, kapatid na ano. Totoo naman po yun, dahil tayo po kasi ay, sabi nga po, para po tayong naglalakad sa isang makipot na daan. Sabi nga po, nasa sa atin naman po yun kung saan tayo, ano, kung saan tayo, saan tayo maglalakad, saan tayo tutungo. Kasi sabi nga po, pag hindi mo pinag-isipan yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan, ano, si Teresa, ordinary sa, hanggang sa yung paglago ng buhay mo yan eh, na kailangan maging sa paglakad mo sa buhay mo ay matuwid. Hindi pwede yung ano, hindi pwede yung, totoo nga po, bihira nga po yung naglalakad sa katuwiran ng Diyos. Eh, karamihan nga po ay hindi nila alam. Ang alam nila sa sarili nila ay tama. Tama yung nilalakaran nila. Pero ang totoo po ay minsan po ay naliligaw na po tayo. Akala po natin tamang landas pa yung tinatahak natin, pero bandang huli ay napapahamak po tayo kung hindi tayo humihingi ng gabay sa Panginoon. Amen. Ang ganda nito eh, kapatid na Alex. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Parang dito mo maipapasok yung halimbawa, maluwag nga ang buhay mo, pero masama naman ang pamumuhay mo sa araw-araw, o meron kang gawain ng mga iligal. Kaya, parang sa amin mag-asawa, di ba, sinasample ko nga po, sa alabang po, maaliwan ang buhay namin, pero hindi tuwid yung nilalakaran namin. Kaya, dito po, sa lugar na ito, sa tulong po ng Panginoon, pangalawa ni Pastor Ronald, talagang tinutukan niya kami, ginabayan niya kami, na dito talaga nakalakad sa katuwiran ng aking asawa eh. Kaya napakasarap po mga kapatid na sabi nga, ang taong nasa matuwid ay makakasumpong ng buhay. Minsan po, hindi na natin, mahalaga ang pera o material, kasaganahan. Pero kami po, itinapo namin yun. Parang, opo, siguro sa iba, hindi maniniwala na itinapo namin, iniwan namin ng lugar kung saan maalwan ng pamumuhay namin. Pero isa lang po ang masarap. Yung bang, kasi ang Panginoon, di ka naman niya tuloy ang paghihirapin eh. Kumbaga sa ano, buhay noon, maluwag, pero ngayon, kahit hindi ganun kaluwag, may kapayapaan. Kaya, ang sarap eh.
talagang ito nga eh, ang lumalakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Parang alam po namin sa tulong ng Panginoon, natutuwa siya na meron na kaming inner peace. Kaya pa na, ako, kasi noon, wala akong tiwala kay Brad, ang dami kong takot, ang dami kong alalahanin. Hindi po kagaya ngayon na kaya pa na talaga. Kaya pa na po talaga. Nakakatulog na kami ng mahimbing. Hindi kagaya no na ultimong pagtulog, may issue kami. Masarap po talaga. Kaya, wag po kayong magsawa, mga kapatid, mga couples, mga mag-asawahan diyan na nakakapanood sa amin. Na hindi po kami magsasawa na paulit-ulit na ipatotoo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay namin, lalo na po sa buhay ng ating kapatid na soon to be po pastor na. Alam niyo po mga kapatid, yung nabasa po ni Sister Risa ay naging ano, naging buhay din po namin yung lumakad kami sa hindi namin naging katwiran ng Panginoon dati. Dumating po sa relasyon kami na talagang konti lang pong mawala ako diyan, talagang ay hanap na po ako niyan hanggang sa naghihinala na po 'yan. Na 'yun nga po kasi pag ang isip po natin ay hindi nakapokus sa Panginoon, marami pong pumapasok sa isip nating maruruming at makasalanan. Maruruming isipin na magpapagulo po sa ating isip. Katulad ko ay pinag-iisipan po ako niya na ganun pa raw po, bumabalik pa raw ako sa dati kung ano, pero hindi naman po hanggang sa, kasi kahit anong katwiran ko po sa kanya, hindi po siya maniniwala eh, kasi nahahaluan ng maduming kaisipan ang isip niya. Ngayon, ang pinagpapasalamat lang po namin mag-asawa, nilinis po talaga ng Panginoon ang aming mga kaisipan, ang aming damdamin, ang aming puso. Na kasi po wala ka nang iisipin ano eh, wala ka nang iisipin iba kundi yung kundi ang Panginoon, kundi ang magtiwala ka sa asawa mo, magtiwala ka na ang isip niya eh, hindi na pupokus sa iba kundi sa Panginoon na lang at sa pamilya. Parang malaking sa asawang babae po kasi, malaking bagay po yung ang asawa mong lalaki ay talagang nakapasok, nakapaloob sa pagsiservisyo o gawain ng Panginoon. Ngayon po, kahit kagaya kahapon, nandun sila sa San Pablo, payapa po ang isip ko na alam ko, hindi ko man nakikita ang aking asawa, ay alam ko na nasa mabuti siyang kamay, una sa gawain ng Panginoon, tapos ang mga kasama niya, pastor. Hindi po kagaya noon na hindi mo alam kung sino yung kasama niya, kung mga mabubuting tao ba na may maituturo ba sa kanyang maganda o makakapagpalalana naman sa kanya. Kaya masarap po talaga. Wag po tayong magsawa na gumawa ng mabuti, mag-impok ng mabuti, at nang tayo ay makapag-ani din ng mabuti. At sa kagaya po namin, na nangyari yung mga katulad ng mga pamilya na nawasak, hangga't maari po ay wala pong solusyon kahit kayong mag-asawa. Hindi nyo to susolusyonan eh. Maliban sa ang Panginoon ay pinaghari nyo o ay, nasa sentro na po ng inyong mga buhay. Tama po yun. Kaya, ito pa po yung isa pa nating karagdaga na mamumulat din po tayo. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan.
Ngunit ang mahihintay lang ng masama, excuse me po, ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ano yung unang binasa mo? Alin? Ang taong matuwid? Ito yun eh. Ang Ano man ang nais ng matuwid ayun. Ay nagbubunga ng kabutihan. Ayun. Ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ayun. Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Napakaganda pong Napakaganda illustration po. din. Kasi ngayon po, minsan ang tao po ay hindi na libre ang pagtulong. Parang ngayon, bata, utusan mo, kailangan may bayad na, no? Ako po, personally po, hindi po namin iminumulat ang aming anak na na pag siya ay inutusan ay kailangan namin siyang bayaran o may reward na ano po. Kami po bilang mag-asawa din, kilala po kami ng aming mga nakakahalubilo, nakakasama. Maaari niyo po kaming makuha, makasama ang aming serbisyo ng libre po. Bakit po? Kasi napakasarap po nung tumutulong ka. Nang wala kang hinihingi kapag opo. Kasi bawat pagtulong mo naman sa tao, si Lord ang magpapala eh. Mas higit pa. Parang, halimbawa, nag-i-expect ka na bayaran ka. Pero, pag si Lord ang nagganti ng kabutihan mo na ginawa, mas sobra pa eh. Parang, personally din po, naranasan ko po yan. Hindi ko po tinataas ang aking sarili. Ano po, ang itinuturo po natin dito ay ang paano tayo tumulong ng maluwag sa puso natin sa ating kapwa. Kagaya ko po, ako po ay nagdadala po ng mga pasyente dahil naranasan ko na po na mabulag at sa kabutihan po ng Panginoon ay muli po ako nakakita. At sa kabutihan pa rin po ng Panginoon ay talagang ako po ay naoperahan, natapos ang operasyon na talagang si Lord po ang nag-provide eh. Kaya bilang pagtanaw po ng utang na loob ko sa Panginoon, kami pong mag-asawa ay nag-usap na kung sino man ang mga tao na may kagaya ko na sitwasyon, ay tutulong po kami. Nagkataon naman po na may binigay din po ang Panginoon ng mga tao na siyang tutulong din naman para sa mga may problema rin sa paningin. Kagaya po ng katarata, dahil ang katarata po ay nakakabulag. Yun po ang nangyari sa akin. Meron po mga glaucoma, meron po pungita na tinatawag. Ilan na rin po yung mga pasyente na natulungan namin at alam po nila yan na never po kaming naghingi, nag-expect at alam din po ni Lord yan na 12 oras, kasama po kami, 10 oras, 8 oras, pero never po kami nag-expect. Kaya grabe po, grabe ang nagulat po kami mag-asawa sa mga balik. Ang Panginoon kasi tinitingnan yung puso mo. Kasi ang pagtulong po kasi sa isang sa kapwa ay nakatingin po ang Panginoon sa puso natin, kung tao sa puso natin ang pagtulong natin sa kapwa natin. Ngayon kung nakikita po ng Panginoon na malinis ang intention mo sa pagtulong mo, gumagamit siya ng mga maraming kapamaraanan ng Panginoon para ikaw ay tulungan naman niya. Talagang, ganun po. Kaya once na gumawa po tayo ng manghihinayang gumawa ng kabutihan magtanim dahil, ng alam niyo po, sabi nga po, magtanim ka sa isang lupa na mataba para ang
paglago at pamumuha ng iyong puno ay maganda. Yun po ay nagiging halimbawa lang po sa isang pagtatanim nga na magtanim po tayo ng maganda sa ating kapwa para maganda rin ang ating anihin. Kasi kung ang lagi po nating itatanim sa ating kapwa ay karahasan, Galit, galit, takot. wala po tayong maaaring maganda kundi kamatayan, Amen. kapahamakan. Yun po. So lang po, tingnan po natin yung katwiran ng Panginoon. Dahil ang katwiran po ng Panginoon ay pag yun po ang ating pinanghawakan ay hindi po tayo mapapahama kahit kailan. Amen. Basa, kapatid. Para tayo sa ano. Ito pa po. Ang tao, ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak sa karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan na dito sa lupa at tiyak na parurusahan ang masama. Ganun pa rin po. Laging may nakalaan na gantimpala ang mga nabubuhay sa matuwid na pamamaraan at hindi mo na ano, hindi mo na papansin yung pinag-uusapan natin. Kung ano ang nagiging consequence. Kung ano naging consequence, kung ano yung mga tinitimbang sa bawat pinag-uusapan natin. Dalawa lang po ang pinag-uusapan. Kabutihan at katuwiran. Matuwid. Matuwid at mga masama. Liko, masama. Matuwid at masama. Ganun lang naman po. Kaya nga, ang pinag-uusapan po natin dito, ang pilit po nating ipinaiintindi ay malinaw naman po sa atin kung ano ang nagiging resulta ng mabuti at masama. Ang laki po ng pagkakaiba. Amen. Mabuti ay? Ang mabuti ay pag gumawa ka sa kapwa mo ng mabuti, halimbawa ko na lang po sa aking sarili, ako po ay kahit siyang po ako maglakad dati nung ako ay binata, hindi po ako nakukurso na dahan kasi marami po akong itinanim na mabuti sa kahit siyang po ako na ano, pakikisama na wala akong kaaway. Kaya kahit sa isang lugar po na hindi ko po lugar ay hindi po ako nakukurso na dahan. Ngayon, kung ikaw naman ay isang taong wala ka nang ginawa kundi gumawa ng masama, at gulo, mga atraso, mga gulo, hindi ka makakapaglakad ng tuwid. Lagi kang may iniilagan. Amen. Ganun din po sa ano, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Pag tayo po ay inuna po natin ang Panginoon, nagpasakot tayo sa Panginoon. Amen. Hindi po niya tayo pababayaan na mapahamak. Amen. Kailanman. Ngayon, amen. Kung laging andan ang pag-iingat ng Panginoon. Kung ang lagi po nating katwiran ay hindi po, ang lagi nating ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, ang magiging bunga po niya ay kapahamakan. Amen. Halimbawa po, araw po ng Linggo, araw po ng Linggo ay hindi naman po natin inuubos lahat ng oras natin sa Panginoon. Konting oras lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Totoo lang. Ako, ganyan po ako dati. Araw po ng Linggo, nasa inuman ako. Sa inuman, sa droga. Pero wala pong idinulot na maganda. Ang pag-aksaya ko ng panahon at paggawa ng masama. Ngayon po, ay naiba po ang aking pananaw dahil tulong po ng Panginoon. Sabi nga po, mas maigi yung gumagawa ka ng mabuti kaysa sa gumagawa ka ng masama. Tsaka lagi pong ano eh, laging mabuti equals gumawa ka ng mabuti, ang kapalit o ang mangyayari sa iyo ay
Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Kakalingain ka niya. Siya ang bahala sa iyo. Pag gumawa ka naman ng masama, Ay, tiyak iyak ko na na. kaparusahan at kapahamakan ang dulot sa isang tao. Kaya kayo, mga kapatid, piliin niyo po paano kayo mamumuhay. Matuwid po ba? O pipiliin niyo pa rin po yung buhay na liko. Hindi nakalulugod sa Panginoon. Alam, may masasabi ka pa, kapatid? Yeah. Oo, ako, masaya na ako sa buhay ko dahil nakawala ako sa kawala ako talaga sa pagkakagapo sa akin ng kasalanan. Amen. So lang po, kung ang buhay ko po ay isisiwalag ko sa inyo, daig ko pa po yung ikinadena ng kasalanan at inilubog ng walang nakalitaw. Talagang inilubog sa putik. Pero alam niyo po, sa tulong po ng Panginoon ay alam niyo naman po, kahit anong sama po ng tao, malaki po ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon para siya ay magbago. Amen. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, marami pong masama na akala po nila eh, wala nang hangganan. Wala nang hangganan yung kasamaan nila. Pero ang masama po ay hindi po nananalo lahat ang masama. Wala pong masamang nananaig. Amen. Sabi nga po, talo po ng kahit anong dilim po. Kumpara nyo na lang po sa isang lugar na napakadilim. Napakadilim. Pero sa kaunting liwanag na bubuksan mo, agad mong makikita. Lalo pa po yung ano. Kaya nga ako po, ganyan po ako. Talagang halos wala akong matanaw na liwanag. Kaya nung ako po ay tinatawad ng Panginoon at isinuko ko yung buhay ko sa Kanya, nagliwanag ang isip ko, naisip ko na marami pala akong sinayang na oras. Amen. Marami kong sinayang na panahon. Marami kong mga pamilya ko na nagalit sa akin. Iniwang ko yung mga anak ko at ang aking asawa. Yun naman po ay kung iyon po ay isusuko nyo lahat sa Panginoon, ay ang Panginoon po ay handang magpatawad. Amen. At saka habang nung panahon na nasa kasalanan ka, nakita mo pa rin yung paggabay ng Panginoon, di ba? Opo, opo. Marami po so, siyang po. Mga senyales. Kahit ako po, nung panahon po na iniwan niya ako ay hinayaan ko po siya. Hinayaan ko po siya. Hindi ko po alam kung nasaan siya, kung sino kasama niya, kung mabubuting tao ba yung kasama niya, kung tuturoan ba siya ng tama o mabuti o mali. So, anong nangyari po? Maraming pinamulat sa akin ng Panginoon. Kaya lang, hindi, ano, naging matigas pa rin naging po yung matigas puso po ako. Niya, yung kalooban. Naging matigas po ang puso ko. Talagang ang kasama niya po ay masasabi mo na talagang mga liko. Liko ang pamumuhay, liko ang mga relasyon, liko ang damdamin, liko ang isip. Basta liko po talaga. Parang kalipunan po ng mga makasalanan na alak, sugal, droga, walang taros na pagsasaya, na wala namang kabuluhan, na talagang hindi ko po maisip. Pero ang sabi ko nga po noon eh, ang sabi nga po ng iba, ano ang ikinakapit mo? Pero sabi ko lang po, ito ang tinuturo sa akin ng Panginoon eh, yung unawain siya, isalba siya. Kasi sabi nga po kailangan nating manganak, magkaroon ng bunga sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon.
Parang ako po sa puso ko, sa isip ko, ang nakalagay po sa isip ko nun ay bago ako manganak ng iba, parang nakalaan muna ako sa aking asawa at sa aking anak. Kasi hindi po masasabi na tayo ay magaling sa gawain ng Panginoon kung mismo asawa natin, anak natin ay hindi natin maaakay. Pero sa kabutihan naman po ng Panginoon, talagang Hindi, kahit liko-liko ang buhay niya, alam mo, na ibalik ko po siya. alam mo kapag narinig siya, sabi nga, meron nga kasabihan, hindi natin kayang pagbaguhin ang isang, Artemis. Hindi natin kayang pagbaguhin ang isang tao, ng tayo lang. Amen. Talagang Kaya nga kailangan ng po, ang Panginoon eh. nakapagpapabago po sa isang tao ay ang Panginoon. Amen. Sabi nga po, dumarating po yung tamang panahon, tamang oras na babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Yun nga po, kaya nga po, kung ako nung baguhin po ako ng Panginoon ay hindi po ako nang hinayang, hindi na po ako nang dalawang isip. Dahil ang pakiramdam po nga po, ang nasa isip ko po noon, nung iniwan ko po ang aking pamilya, saan ba ako madadata ng Panginoon? Sa mali ba o sa tama? Kaya yun po yung huling-huling nagpamulat sa akin. Amen. Simula po nung malaman ko silang na quarantine, doon na po pumasok sa isip ko yung gumulo na po ng gumulo yung isip ko hanggang sa nanaig po yung ako eh, bumalik sa aking pamilya. Ibig sabihin, sa dami nga po ng madidilim na ating nilakaran ay nandiyan po ang liwanag. Andiyan pa rin po ang gabay ng nandiyan pa rin po Panginoon. Ang gabay at liwanag ng Panginoon. Amen. Para ikaw ay lumakad sa kanyang katwiran. Kaya yung mga nanonood po sa atin, hindi pa po huli ang lahat. Kasi kumikinis po ang Holy Spirit eh. May mga pagbulong. Sabi nga, totoo po yun eh. May bubulong na mabuti, may bubulong na masama. Pakinggan nyo lang po yung mabuti at paglabanan ang masama. Nang sa ganon ay ang manaig lagi sa inyo ay ang paggawa ng mabuti. Sa amin po mga manonood, kami po ay hindi mga perfectong tao, nagkakamali pa rin po kami, nagkakasala, although mga mabababaw na lang po. Hindi na kagaya noon na talagang parang bawat kilos mo, bawat ano mo. Ultimo po yung mga bagay na nakakainis, nakakasama ng loob. Hindi mo na siya i-entertainin eh. Parang lagi na lang mabuti ang titignan mo. O kung meron ka mang pangit na nakikita, nakakasama, pangit ang ugali o hindi ka tumatatag, ay talagang wag po tayo magsawa, mga kapatid. Sa susunod po uli, mga kapatid, sa aming couples edition, nawa may natutunan po kayong aral. Patuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa at patuloy po tayong manalangin, submit ang ating buhay sa Panginoong Hesus kung tayo ay lagi niya magabayan sa lahat ng oras. Hindi po, siya lang pong mensahe ang aming iwanan na isang paalala na hindi po natin makakalimutan. Sabi nga po, dalawa lang naman po ang pinag-uusapan natin, mabuti at masama. Kaya nga po kami ay nandito sa inyong harapan. Binigyan po kami ng pagkakataon ng Panginoon na piliin po natin yung mabuti. Mas masarap pong piliin ang mabuti kaysa masama. Amen. Dahil ang masama po ay may hangganan. Pero Amen. Ang mabuti ay wala pong hangganan yan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang mabuti. Ang masama po ay pag tayo po ay nagpatuloy sa masama, tayo rin po ang papapahama. Amen. Kaya sa lahat po ng ating mga manonood, ay nagpapasalamat po kami na sana po ay inyong kapulutan ng aral at may matutunan po tayong lahat Amen. Sa
mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Paalala lang po, announcement, patuloy po kayong manood every morning, 7 a.m. po with Pastor Ronald. 1 p.m. po, Monday, Wednesday, Friday, si Youth Edition po, kasama po si Brother John Edwin Baal, every MWF po, 6:30 po, kami po mag-asawa para sa Couples Edition. Kasunod po namin si Sister Lisa Narvaez para sa mga patotoo ng mga anak ng Diyos, buhay na patotoo ng mga anak ng Diyos. Mga minuto lang po ay kasunod na po namin siya. Si Pastor Eds po tuwing 10 p.m. po para sa mga prayer request at mga ano ba yan? Sunday po, magkita-kita po tayo, magsama-sama po tayo sa gawain ng Panginoon, 9 to 12 po ng umaga. Magandang gabi po sa inyo lahat at patuloy po tayo magpalakasan sa isa't isa at magpaalalahan. Magandang gabi po at purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Ay magpapaalam na po kami at standby po. Standby para po kay Sister Lisa Narvaez. God bless po.